guys, welcome back to my channel. Meron po nag-request po sa atin na eto po eh, matagal na silang may nararamdaman sa kanilang katawan. Unang-una, dahil nagkakaedad na, nagkikirutan po yung mga joints ng kanyang katawan at ganun din yung humihina ang kanyang immune system. Kung ano daw po yung spell na sa araw lamang hihilingin at konting halaga ay sila po ay gagaling. Sa video po ito, ito po ay para po sa inyo. Tayong maintenance na iniinom, idire-diretso lamang po natin yan, tapos sabayan po natin ng ganitong pamamaraan tungkol po naman sa spell para po mas mabilis ang ating pagaling at kailangan think positive na tayo'y gagaling. Kagaya nga po ng senior ko po sa inyo, yun nga po yung na malamang nanonood siya. Ayan, na mayroong nag-utos na yun nga po, pumunta daw sa manggagamot. At dahil alam niya na yung taong yun, yung nag-utos ay napakahilig doon at naniniwala talaga na once na siya ay tinawas, ay agad-agad siyang gagaling. Ngayon, at sinabi sa kanya, ay napatawas na. Ay di maya-maya, sinabi, ay salamat ngayon, maigi na pakiramdam ko. Kasi inisip niya, yun po ang talas na ating instinct, inisip niya na siya ay gagaling kapag siya ay tinawas na. O, hindi gumanda kanya pakiramdam kasi inisip po niya na siya ay gagaling na dahil siya ay natawas na, di ba? Ganon din po to. Halimbawa, tayo ay gagawa ng mga spell, kailangan positive thinking na mangyayari. At lalo-lalo na kung tayo ay masama ang pakiramdam. Naranasan ko din po yan dahil ayoko po talaga na magkakaroon ako ng sipon at ubo. At dahil sa una, yung unang-una, alam niyo po ba yung tipo na ang sakit ng ganto nyo dahil hindi makalabas yung sipon, di ba? Yan, dahil, pero to ay sipon, matik to, alam natin na kailangan natin ay kailangan po nating inumin talaga yung mga gamot pansipon, pambutika. Pero ang ginagawa kong ritual, marap ako sa araw at minamasahe ko po siya nito. Yan, ito po yung pinakita ko din kahapon. Ito po ay meron dahon ng laurel, olive oil at asin. Yan. At ngayon, pag sobrang parang ako ilalagnatin, ang ginawa ko po, nagmumug ako ng maligam-gam na tubig na may asin, tapos yung pinakahuli na alat, yung pinakahuli ko ininom ko. Pagtapos, pagka ako'y kilakilabot at parang ako ilalagnatin, naglalagay lamang po ko ng asin sa ilalim ng aking dila. Tapos lagay ko yung asin, tapos hindi po muna ako inom ng tubig. Kaya ako lamang po siya doon. Pagkatapos, naglalagay din po ako ng tubig sa tabi ko sa may higaan sa bago ko matulog. Hinayaan ko lang po siya doon, pero pinapaltan ko din po siya kinaumagahan para mas para pag tulog ko muli ay kung kasi yun po ay rin po yun, nakapagpagaling din po yun ng may sakit. Kung mapapasin nyo, diba, yung mga halimbawa mahilig uminom. Kung halimbawa kayo, pwede rin po yun. Mahilig kayo uminom sa gabi, maglagay po kayo ng tubig, tapos ganun din sa baso. Yung basong yun, talagang siya pang-absorb lang ng mga negative, yung isang baso, para sa inyo naman pichel. Huwag nyo po muna siya lalagyan at baka madumahan. Hayaan nyo lamang po doon sa inyong pichel na may isang basong tubig na. As kasi, kung wala mga negative sa loob ng inyong tahanan, kagaya po na lagi ko sinishare sa inyo, napaka makapangyarihan po ng tubig, lalo na sa tabihan po natin, at tayo matutulog na. Yan po ay lahat ng mga negative na kukuha po niya. Yun, ganun din po sa ating sakit. Kaya maina, meron din po tayong ganyan. Unti-unti po siyang gumagaling na hindi po ako nainom ng kahit ano. Mahilig ako po ay mano sa mga herbal lamang. At kagaya po ni ma'am, yun po ang tanong po niya sa atin, nananakit po. Common na po yan, di ba? Yung mga nananakit. Yan po siguro kailangan nyo rin mag-iinom ng mga ng gatas para po kayo kasi yun po maganda sa yung mga calcium.
mayaman po sa calcium, para yan po hindi masyado manakit yung mga joints natin at tumibay yung mga buto-buto po natin. At pagtapos, sasabayan po natin ng makapangyarihan na pang-massage. Ito po ay napakagandang pang-massage sa ating katawan. Unang-una, may asin po siya. Tingnan niyo po siya, hindi siya natutunaw, di ba? Yan. May asin po siya na konting-konti lamang. Tapos, meron po siya na daw ng laurel at olive oil. Ang gagawin lamang po natin, halimbawa, ako po dati, nararanasan ko po, nananakit po yung ganito ko, yung mga kamay-kamay ko, dahil sa pagluluto ko dati, ako po ay nagkaroon ng negosyo na pulboron, coated pulboron. Alam niyo po yung mga choboron, yung mga dinidip, yung pulboron dinidip sa chocolate. Nagrarasyon po ako ng ganyan dati, na talaga naman pumatok, kaya lang hindi ako swerte sa tao. Yun. Yun lamang talaga. Kasi po, dyan kailangan percote. Kailangan mabilis. Kapag ka hindi mabilis, ang kamay mo, hindi ka mabilis makapag-repack, talo ka sa tao sa pagbabayad. Kaya doon na ako na ano, pero umabot ako sa tipong hindi na ako natutulog. At pagkatapos nyan, kinabukasan, ang daming tambak na order. Tapos, wala akong kumakuha maayos. Doon tayo nag-ano. Pero siguro kung magpo-focus ako, parang sumuko ako sa ganun eh. Parang hindi ko siya, ano, sa iba na naman, sumidle na naman ako ng iba na naman, racket na negosyo, yan. Okay na. Tapos, sinabayan ko na ng lahat ng ritual. Kasi once na ikaw ay nalilibang sa iyong ginagawa, yung mga ibang ritual na pampaswerte, nalilimutan mo. Kaya once na ikaw ay ganyan, sabayan niyo po ng mga pampaswerteng ritual, sigurado, boom! At talaga namang, kaya kailangan meron tayo laging presence of mind. Para magawa natin ng tama. Tamang tulog, tapos tamang pahinga, yung mga ganyan. Tapos sabayan natin ng mga ganitong ritual para maging energetic tayo. Kasi kailangan po natin yan, lalo tayo ay marami racket. Ito po, nire-release ko lang yung mga kaalaman ko at talagang ako'y addicted sa pagbibideo, pagsiselfie. Dati nga po, talagang sa Facebook, ay talagang ang dami kong ina-upload dyan na ano, picture-picture, bawat utot, talagang picture-picture, ganyan. Pero, nag-line na tayo dyan. Dito na tayo sa YouTube na lahat na ating nalalaman ay share natin. Yan. E dito na po yan. Ito ay mainam. Ito ay ibibilad po natin sa arawa. Yung lagi ko po sinasabi sa inyo, 6:30, 7 hanggang alas 8 ng umaga, ay ibibilad po natin siya dyan. At pagkatapos, pagkabilad natin, pwede po to nang lagi nating ibilad or kung kailan po natin maalala. Pero once na kailangan, naibilad na po natin siya kahit isang beses na sa ganung oras para yung po na-energize na po natin siya. Pagkatapos, kung saan po may masakit sa atin, halimbawa masakit yung ating mga joints, ganun din yung mga ganito, yan, nagkikirutan, masakit. Ito lamang po inyong ihahaplos. Nako, napakabisa po nito. Tapos wala po siyang amoy. Wala po kayong mag-alala na mabaho. Wala po kaamoy-amoy. Olive oil lang po to at saka daw ng laurel at may asin. Antaboy pa to sa mga negative na maaaring kumapit sa inyo. Ganyan po, haplos nyo lang ganyan. Or masahe nyo po dito, relax kayo. Ang technique lamang po sa pagmamasahe sa ulo, unang-una, yung minamasahe para lalo siyang ma-relax, kailangan wala kang iisipin. Kasi po, kaya tayo madalas din sumasakit ang ating ulo dahil sa isip ng isip. Ang technique, kung kayo'y magpapamasahe, totaling wala kayong iisipin. Kalmado lamang kayo. Kahit mga ilang minuto lamang na walang iisipin, kasi may mga tao po pala isipin, mag-relax po kayo kasi kaya hindi tayo nakakagawa ng tama minsan. Nagkakamali tayo ng desisyon kasi masyado ng punong-puno ang ating isipan. Mas maganda, papahingin po natin yan tapos i-massage po natin ng ganito kasi daw ng laurel, pampaswerte, may asin po siya. Yung asin, pagtaboy ng mga negative, kagaya po ngayon Himalayan, di ba? Kaya nauuso po yan. Kasi lalo ikaw ay stress, na-absorb niya, imbis na sa yung pangatawan, tapos kung halimbawa ikisakitin, na-absorb niya yung mga ganyan. Ganon din po itong asin natin. Yan. Ngayon, tayo po'y walang iisipin, hayaan po natin i-massage na ganyan. Wala tayo, tapos, wala kahit anong isip pa, baka kayo po'y kung ano pa isipin nyo. Kasi, kaya hindi na tayo makaisip ng maayos dahil hindi na tayo makakonsentrate
Dahil punong-puno na ang laman ng ating isipan. Kaya kailangan, kung ating imamasad siya, hula tayo kahit anumang iisipin. At pagkatapos, ang gasarap po sa pakaramdam, itry niyo po to. Tapos, yung inyo pong ulo, masage pong ganyan. Tapos, yung inyo pong, yan, nagulo na. yung inyo pong tenga, papunta po yan. Paganyan, pabalibaliktad ng ganyan, tapos wala kayong isipin, igalaw nyo po yung inyong tenga, nakaka-relax po to. Makakatulog po kayo, pag gising nyo, ang dami ng mga kung ano-ano mga maiisip ninyo na positive na mga bagay. Ang dami ko pong kakilala ay talaga naman naghihilik dahil sa ganitong pamamaraan, talaga na-relax ang kanilang isipan. I-try nyo po siya. Kung kayo po ay merong olive oil dyan sa inyong tahanan at meron po kayong down ng laurel, kahit mga dalawang piraso lamang, kahit durog po yan, ilagay nyo po siya dyan, lagyan nyo po ng asin, gawin nyo po yung mga sinabi ko po sa inyo sa video ito, na ganun po inyong gawin. Yan, papunta sa unahan, patalikod, papunta, wala kayong iisipin kahit ano. Tapos dito po sa atin dito, wala kayong iisipin kahit ano. Simulan nyo po dito. Yan, i-massage nyo po yung sarili nyo. Hindi nyo na kailangan magpunta sa spa. I-massage nyo po mula dito. Dito po madalas masakit yan eh. Tapos diretso nyo po pa ganyan. Tapos massage. Tapos dito din po sa ating noo o sa ulo. Ganyan, massage. Massage. Mapapansin nyo, nako, pagising ninyo, mapapasarap pa inyong tulog, pagising nyo, ang ganda ng inyong pakiramdam. Parang may bagong bukas na naman, may bagong pag-asa, think positive. Yun lang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, ako po ganoon kapag sobrang stress na, kahit mga 30 minutes pinakamatagal na, i-ano ko po yung isipan ko, ipapahinga ko, tapos minamassage ko po siya ng gano'ng sitwasyon. Tapos, kahit 30 minutes sa tulog, 5 minutes sa pagmamassage, sa sarili ko lamang ha. Kasi syempre, wala tayong mautusan, halimbawa, wala sila, tayo lamang, tapos sila yung mga nasa school, or ang mister natin, pagod na rin, yun, sa trabaho. Yan, kaya kailangan tayo mismo, kahit sa sarili natin, wala tayong ginagawa, massage din po natin to. Yan, ito pong hilalaki, konektado po yan sa ating ulo. I-massage po natin ng ito na Miracle Oil. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing.